Ano po ang daily habit routine niyo nung nagsisimula kayo at nag-boom ang network niyo? Basic, you know? Basic lang. Alam mo, ang habit ko dati, pare-pareho lang naman sagot ng distributor dito eh. Araw-araw, naghahanap ako ng prospect ko. Wala pang cellphone noon, kaya tawag. Pag break time ko sa office, working ako eh, 8 to 5. Yung 12 to 1 ko, inuubos ko yun sa kakatawag. Inuubos ko kagad yung ano ko, lunch ko. Magla-lunch lang ako from 12 to 12:15. 12:15 to 1 o'clock, puro tawag yun, para mamayang alas 5, may appointment ako paglabas ko. Daily habit ko, nagpo-prospecting, nagdadala ako nung hindi pa ako marunong mag-OPP. Kaya mo lang naman nagagamit ang office pag hindi ka pa marunong mag-OPP. Pag hindi ka pa marunong mag-present mag-isa, your job is to look for prospects na dadalin mo sa office. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Nakadepend ka lagi sa presentation sa office. Pero pag marunong ka na, kahit di mo nadalin yung prospect mo sa office, magkita na kayo sa labas, doon mo na kausapin. Yan ang mga daily habits ko. Naghahanap ako ng mga OPP, naghahanap ako ng marirecruit. Ang lamang ko lang siguro na hindi ginagawa ng karamihan, yung gagawin ko bukas, hindi ko ini-schedule bukas. Yung gagawin ko bukas, nakaschedule ngayon o kahapon pa. Correct. Huwag kang gigising na doon mo palang gagawa, doon ka palang, yung re-recruitin mo, within the day mo rin tatawagan. No. Yung recruit ko ngayon, na nadala ko ngayon sa office, kahapon ko pa tinawagan yun. Huwag na huwag mong gagawin na ngayong katatawag, ngayon mo dadalhin. Kasi pag na-Indian ka, zero ka na. Pag na-zero ka, yan ang nagpapatagal sa mga araw mo kung bakit tumatagal ka sa position mo. Zero activity means zero points. Zero activity means zero income. Therefore, pag zero points, zero income, walang promotion. Don't expect a lot kung wala kang activity every day. Kaya if you're gonna ask me, every day may activity ako kasi pinaplano ko the day before. So ngayon, halimbawa, ngayon, pinaplano ko na ano gagawin ko bukas. Pagdating bukas, yung plano ko for Sunday, gagawin ko ngayon. Kunwari yung prospect ko ngayon, kinausap ko na yan kahapon o noong isang araw pa. Ulitin ko, do not make any activity within the day. Plan your activity ahead of time. That will save you a lot of time also. Kaya, yun ang gagawin nyo. Bago kayo kumausap ng prospect, dapat naplano nyo ng ahead of time yun. Correct. Ganun tayo na nagsisimula. Ako naman, sir, share ko lang. Ano? Ngiti. Oo. Kasi ako, nakasimangot ako lagi. So, una kong ginawa, pinaktis ko yung ngiti. Tapos, hi, hello. Simula noon, tapos, nag-gather ako ng paunti-unti, everyday, marami ako ng mabagong nakakangiti, nakaka-hello. So, mga siguro, mga third times kami nag-meet ulit. So, may palitan na, may conversation na. So, hanggang dumami na yung mga new friend ko, yung mga bagong kakilala. So, along the way, doon na, nakakuha na ng mga prospect, nakakakuha na, ito, pwede to, ito, medyo hindi pa to. So, hanggang sa dami noon, nakakapag-harvest na ako isa-isa ng mga taong pwede ko isama sa business. Yung smile na hindi natin ginagawa ng mga Pilipino, yun ang dapat i-master nyo. Smile. Yung smile na nakaapat yung mata na kangiti. Kasi kanina ko pa sila tinitingnan, nakasimalmal na sila. Oh. Sabi ko, paano kaya maging big time itong mga to? Takot ngumiti. Ang pagngiti, libre, di ba? Alam mo, pag may nakasalubo ka nakangiti sa daan, ngitian mo, ngingiti, hindi. Pag sinabi mong hi, sasagot, hindi. Pero yung nakasimalmal, anyway, ang sarap tingnan ng tao pag nakakiti. Parang ang ganda ng buhay niya. Ako, dadagdag ko pa dyan sa daily routine ko. Dumikit kayo sa mga tamang tao. Correct. Daily routine mo, dikit ka sa tamang tao lagi. Ako, ang habit ko nun, Roy, pag pumupunta ako sa office, na-Indian ako, wala akong ginagawa, imbis na umuwi ako, doon na lang ako sa office, attend ako ng OPP. Tapos, pag may nakita ako nag-meeting after meeting, nakikisingit ako kahit hindi ako kagrupo. Mm. Ayan, nandun ako, tinitignan ko lang kung paano sila magsimula. Pag may nakita akong crossline ko na ang upline namin, iisa lang naman, yes, may ka-crossline ako na medyo may resulta na, dumidikit ako doon, nakikipag-usap ako. Mm. So ang tabag ko dyan, dikit sa tamang tao. Kasi pag dumidikit ka sa tamang tao,
part yun ng tinatawag na law of association. Yes. Pag ina-associate mo yung sarili mo sa mga tamang tao, eventually, masasagap mo yung tinatawag na vibration nila. The way they think. The way they speak. Habit then, nila, masasagap mo. And then you become like them. Oo, you become like them. Di ba pinag-aralan nga, pag ang lagi mong kadikit, chismoso, chismosa, magiging chismosa, chismosa ka din. Correct. Tama yan. Tama, tama, sir. So, dikit sa tamang tao. Tandaan nyo to, wala rin lang naman kayong gagawin sa bahay, tumambay na lang kayo sa opisina. Dikit na lang kayo sa tamang tao. Dikit lang, kahit katabi ka lang, nakaganyan ka lang. Oh. Pag tinanong nung katabi mo, bakit ka ba dumidikit? Sabihin mo, basta. Saka ano, sir, yung... You know why? Kasi kahit na hindi nagsasalita, just by observing, sometimes you will learn a lot. Mag-observe ka lang, sure. Dahil matututunan eh. Kaya ako ginagawa ko dati, dikit lang ako, tinitignan ko lang siya. Sabihin ko, ganyan din ang forma ko one day. Dinidikitan ko lang. Doon, eventually, natutunan ko yung principles of success along the way. Tama. Saka huwag kang Lone Star Ranger, yung laging mag-isa eh, no? Dapat may gagamitin yung law of cooperation. Lagi ka nakipag-cooperate. Crossline, attend ka. Pag-friendly ka, nako, ang dami benefits. Napakalaking bagay nung didikit ka lagi sa tamang tao. In fact, starting now, those people that, you know, yung hindi kayo natutulungan sa goal nyo, isang katotohanan sa networking to. Yung mga taong hindi kayo natutulungan, people who keep putting you down, kailangan nyo muna silang layuan. So there are a lot of your friends na kakalimutan nyo muna, pansamantala. Tama. Paano ka makikipagkibigan? Paano ka makikipagkita sa mga barkado na mo lang ibang gawin kundi kansawan ka? Sige nga, paano ka aangat? Kaya may mga barkada kang ililet go muna, kaibigan kang medyo ililet go muna, especially mga hindi naniniwala sa negosyo mo. Kasi nakakababa ng moral. Balikan mo na lang pagkasanay ka na, pagkaya mong ma-handle yung emotions mo. Pero, kung tasabihin nyo sa akin, sir, normal ba yung linalayuan ka ng kaibigan mo? O kaya, normal ba yung lumayo muna ako? Nako, mas abnormal po yung ikaw, kadikit ka lagi ng kaibigan mong hindi naman kayo sinusuportahan. Tama. Layuan mo muna yung non-supportive. All people who are non-supportive of you, believe me, kailangan mo munang i-distance yung sarili mo. Ganun talaga. Tama. Ganun talaga. If you want to get something, you have to give up something. Ganun talaga. Isa saka, yun sa mga tawag natin, Roy, sakripisyo. Sacrifice. Saka I think, sir, ang ano dyan, ang isa, nakita ko dyan, di ba, same feather, Bisaya, you know? Same feather, flock together. Same vibration, nagja-jive. Oo. I think nagbago yung vibratory mo, yung vibratory rate mo, yung mga friend mo hindi nagbago. That's why hindi na kayo nagja-jive. Yes. So ngayon, walang masama nangyari sa'yo. Totoo. Ginusto mo lang nagpababago, kaya ka nagbago, kaya yung nature nyo magkaiba na, kaya hindi na kayo nagtutugma. Nag-iba na ang kulay mo. So ngayon, sino may gustong magpabago? Sino gusto magbago? So anong nangyayari, hindi kayo tumutugma dahil yun talaga ang gusto mo. So kahit anong gawin mo, talagang hindi na magkaiba na language nyo. Magkaiba na ang trip nyo. Magkaiba na, di ba? Siya, ang trip niya, cellphone. Ikaw, kotse. Pagtatawanan ka. Kasi masyado nang malaki yung utak mo, sila na pag-iwanan. So, kaya ang nangyayari, hindi na talaga kayo magtugma. Kaya po walang masamang nangyayari sa'yo. Nagkataon lang, nag-iiba ka na ng vibration. Tumataas na ang frequency mo. Nag-iiba na ang consciousness mo. So payaman ka na. Ganun talaga eh. Ano gusto nyo? Pa yung ano eh. Yan yung, yung sinasabi natin, Roy, na kasi ngayong nag-aim global ka, yung level ng awareness mo, nag-iba na. Yes. Nag-iba yung level ng awareness mo eh. Alam niyo po, pag ang caterpillar naging butterfly, yung butterfly, lilipay. Hindi na pwedeng makipagbarkada sa caterpillar. Correct. Okay. Nagkapakpak pa siya kung ang barkada niya yung gumagapang din. Yes. In the same way, yung caterpillar, hindi niya na pwedeng maging barkada yung butterfly. Kasi malayo na mararating nun. Hindi siya nakakalipad. Oo. It's not that because the butterfly and the caterpillar are bad. No. That doesn't make them a bad person or bad thing or bad insect. It's just their level of awareness is totally different from one another. So pag ikaw lumayo sa kaibigan mo, that doesn't make you a bad person. And pag hindi nakasabay yung friend mo,
That doesn't make him or her a bad person either. Yes. Nagkataon lang, iba na yung level ng consciousness ninyo. Iba yung gusto nyo. Iba na. Eh, ang mga kaparehas mong level ng consciousness, mga global ambassador, mga MC, yeah, mga top distributor, mga successful na tao. Oh. Kaya, makikita nyo, mas nag-i-enjoy kayo pag sila kausap nyo. Oo. Pag sila ang pinapakinggan nyo, pag nagsasalita sila, pas parang tanggap ng pagkatao mo. Samantalang, pag naririnig mo yung mga tropa mo dati, parang iritang-irita ka na sa pinag-uusapan nila or sa conversation nila o sa topic nila. Tsaka pagka hindi na pangarap ang topic, hindi ayun, ka makarelate. Hindi ka na, ayaw mo na. No, pag ang topic, may illegal wife, mga ganun, hindi ka na kasi ikaw naman, sir, pag bumuga ka na naman ng F4, mga ganun ang topic, hindi ka makasabay, mga till date, ano ba yun? Hindi ko. Please be careful with my heart. Mga ganun. Hindi ka makarelate. Gusto mo laging dreams. DTC, 1-5, Unilever, Prospect, Stairstep, Upline, C24, yun ang mga gusto mo eh. Which is yun naman ang ayaw, na ayaw nila. Yun naman ang ayaw nilang topic. Pag yun naman ang topic mo, sasabihin sa, puro ka nalang networking eh. Puro kami negosyo. Tanta na mo nga, gumaganon pa sa'yo. Magkaiba na eh. Magkaiba na. So hindi sila masama or negative. Hindi. Nagkaiba lang kayo ng, iba na kasi kayong level. Diba? Oo. So, nasyado ka, negosyante ka na kasi. On the way ka na sa pag sa paiba na eh. Oo. Sa success. Siya lang, nakatambay pa. So, iba talaga eh. Tama, di ba? So, gusto niyo pa bang katanungan? Para may kasagutan? Ang gustong-gusto nila, no, sir? Oo. Direct to the, alam mo ba't gusto nila? Tinatamaan sila. Oo. Pag ang isang tao tinatamaan gustong-gusto kasi, ang first step ng transformation, recognition. Magsisimula ka magbago pag na-recognize mo kung ano yung mga mali at pagkukulang mo. Kaya pag tinatamaan ka, good news yan. Okay? Alright.